Sir, isa-isa lang po ah. Isa-isa lang po. Olan? First question, Olan. Thank you. May findings na po yung doktor? Ano po sabi niya? Wala pa silang ano, walang sinasabi yung doktor. Marami silang pinuha na dugo. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi nung nanay kanina sa akin na ano, huwag daw papayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na ano, na dalhin daw sa hospital yung anak niya, huwag daw pabayaan na gano'n. So humingi kami ng tulong, walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami, well, meron akong background sa healthcare, pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So sabi namin suka siya ng suka tapos nag-collapse, tapos well, before siya sumuka, buti na lang nagbabantay si Nicole. Kinuha niya yung ballpen, tapos ginanyan niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na talaga. Tapos buti na lang, nandun si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya ng sumuka. Malala ko lang yung suka, and then hindi man ako nakatingin kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako, nag-iisip ako kung sino tatawagan ko para tumulong sa kanya, kasi ang galit naman nila na sa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusef Lopez. So, iisip ako sino tutulungan at makakatulong. Tapos yun, nag-collapse siya, tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doctor na dumating. Parang doctor niya ata yan, or referral ng doctor niya, hindi ko alam. And then kinausap nung mama ni Yusef Lopez yung doktor, nag-usap sila. Tapos nabigay ng instructions yung nanay, kasi siya yung next of kin. Pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter? Tapos ano pong sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa expedition? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat nadali na? Yun ang sabi ng next of kin. Mm-hmm. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction facility? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya, and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So hindi ko na maisip yung correction na. Sir, by one, you have a question?
Ma'am, sa tingin niyo kanino po nagagaling yung command na hindi kayo paalis, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua, kay Congressman Pulong Duterte, sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doctor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zulayka Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol-nabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga boboto sa iyo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano niyo at anong hakbang ang gagawin niyo pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, diba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam nyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange kung paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yon ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansya dumadating. And then he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang. Nilagay nila doon. Kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi ah. Lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon.
pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, wala. Wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir. Nakita mo kanina. Humihingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, diba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? Three hours ang ambulance na sa gate. Wala pa naman yung, wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na ano, she feels, she's not safe. She fears for her life. Hindi na niya, hindi siya makiisip ng maayos. Tapos nung, yun na nga, may nangyari na. Hindi pa sila nakikinig sa tao. Last question, Amor. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakigawa sila ng utos. Kung question niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Eh, putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Magsasorry. Uy, pasensya na. Kasi sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal. Sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina. Walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Sagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, punerarya, purlon. Ang kinahangilan nato din hi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Baka may meron kayong message sa taong bahay. Well, hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will
go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan tungkol bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang. See, I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gustong humabol sa akin, God me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Hey, ma'am.